Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin at marami po tayong magandang tatalakayin ngayon at magbibigay po kami ng mga tips para maiwasan po natin itong COVID-19 po na ito. Tulad nga ng sinasabi ko, for this whole week, ang pag-uusapan po natin is all about COVID para at least ay maiwasan at mapaghandaan po natin itong virus po na ito. Muli, ako po si Brother Conrad at nandito ang aking mga nagagandang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at ako yan muli nagpapasalamat sa Panginoon dahil maganda po ang pakiramdam ng Lola at Amen. Sana nawa kayo rin po lahat. Yun, tama. At gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan, ang mga area leaders at ang mga members nito. Hello kayo dyan at nagpapasalamat din ako sa mga tumatangkilik ng ating programa. Nawa ay abutin natin ang 100 viewers. Amen. At nagpapasalamat din ako dahil for the first time narinig ko ang boses ng pambihira, special mention cameraman, talaga. Oo. Maraming salamat. Talented. Kaya, yes. Si Boyet ba 'yon? Si Boyet. Ay, Boyet pala. Oo, hello ka, Boyet. magpatuloy ka sa magandang awitin na 'yon. Yes. At maraming salamat at gusto ko rin batiin ng happy birthday si Aliyah de la Peña. Happy birthday! Nang South area yan, oo. At, yeah, happy birthday po! Oo, ano pa? Yung aking mga kakosa, group chat, mga mahal ko sa buhay, ang BJ-Song Castro. Hello! At nawa ay patuloy kang manood ng mga programa. At yun lang muna. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po muli sa inyo. Sa amin po mga kapatiran dyan na nanonood na po ngayon. Kanina nakita ko na Sir Con, naka 70 na tayong viewers. Wow, pambihira. Okay, magandang umaga po sa inyo. Sana po yung narinig nyo kaninang awitin ay yes. Nagpa-inspire sa tama kanila. Naman. Siguro narinig nila sa kapitbahay nila yes. Tapos bigla nilang narinig, hinahanap nila kung yes. Saan yung boses ano na yun. Yung diba? Ano na yun, yung intro? Oh, ano kaya yung programa na yun? Parang maganda yung programa na yun eh, no? Ayan, maganda. Maraming salamat po talaga. Sa inyo pong magandang pagbati sa amin dito sa comment box at sa mga kanya-kanya mga pamilya na nandyan na po, nanonood na po sa aming programa. Sabi nga ho ni Sir Conrad ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga tips kung paano ho tayo makakaiwas sa kumakalat ngayon na virus. So mag-antabay lamang ho kayo dyan. Isang oras lamang po na usapan ito at samahan niyo po kami yes. Habang kayo po dyan ay naghahanda ng inyong pananghalian. Ayan. So, yun lamang po at para madami na tayong mapag-usapan ngayong umaga. Thank ayun. You. Maraming salamat sa aking mga nagaganda ang mga co-host. Sir, gusto ko lang i-correct. Yes, ma'am. Hindi pala si Boyet yun. Sino, ma'am? Yung Crush ng Bayan 2. Oo. Crush ng Bayan 2? Oo. Pambira naman talaga. Pero maraming salamat talaga at na-prepare talaga yung puso't isipan ng mga manonood natin. Natuwa ako. Masama diba? Ako natutuwa eh. Biro mo, 70 na. Ano, greetings intro pa lang yun. Intro pa lang. 74? Kaya maraming salamat kaya talaga. Kaya kinorek ko. Crush ng Bayan 2. Okay. Number 2 na. Alright. So again, maraming salamat po sa mga manonood po natin at tumatangkilik ngayon. We have 72 viewers at sana po ay mag-invite pa po kayo para at least marami po kayong matutunan. Magbibigay po kami ng mga tips upang maiwasan yung COVID-19. Mga ano na to, palagyan, paalala lamang po ito para po sa inyo. Para at least ma-remind po kayo na ito po dapat yung mga ginagawa po ninyo sa inyong mga tahanan. Mm-hmm. Diba? Para
Tulad nga nung mga diniscuss din ni Ma'am Leslie kahapon, di ba? Napaaganda noon. At may nagpapasalamat, sir, galing pa ng Japan. Dahabang tayo ay nagde-demo dito si Ma'am Leslie nung kanyang mga breathing exercises, eh ginagawa din daw nila doon. Ayun. So nakaka-relax. Yeah. Napaka saya po at napaka malaking tulong sa lahat sa atin yung ating napag-usapan po kahapon tungkol dyan sa mga pagtulong sa ating paghinga pag tayo po ay dumating doon sa point na nahirapan tayo huminga, di ba, Sir? Tama po, oo po. Yung mga breathing exercises na binigay po ng ating physical therapist, yan. Practicing nyo din po yan, everyday advice nga po ng ating physical therapist na pwede nyo pong gawin yan everyday para ma-expand ang ating lungs, ang ating mga muscles dyan. Tama naman yun. Kaya nga sabi nga rin ni Ma'am Leslie, yung mga exercises, yung mga home exercises na mga pinapagawa niya, wag po natin katamaran, no? Sana ay magawa po natin tulad nga ng sinasabi niya, kahit nga paglilinis ng bahay ay pwede na po nating ma-consider as exercise 'yon, no? Kaya sabi nga niya, maganda yung sinabi, naalala ko yung sinabi niya na dapat maluwag sa loob natin yung ginagawa natin, 'di ba? Kasi nga karagdagang stress 'yon kapag hindi maganda yung pagkuha mo dun sa ano sa ginagawa mong gawaing bahay, no? Hindi na siya exercise kasi exhaust. Ma-exhaust ka pa lalo. Saka dahil nga dito sa pandemya na to, kailangan yung lifestyle natin talagang maging kakaiba na compared do sa dati nating mga lifestyle, lalo na sa exercise, 'di ba? At wag na tayong pa-relax. Yun. Kailangan nandun na inuuna natin yung kakanan ng ating mga katawan, yes, ng ating mga sarili. Yeah, kaysa naman yung parang manunood ka lang sa nakaupo ka lang sa couch noon, maghihintay ka lang ng oras, 'di ba? Bagsak ang immune system po natin kapag ganun po lagi. Biro mo, 3 oras, 2 oras ka nanonood ng isang movie, maghihintay ka lamang ng mga pagkain, mayroon matindi dun no? Habang nakaupo, dun pa, kumakain pa. Kaya nga, bumabagsak talaga yung immune system po natin. Kaya mas maganda ay gumalaw-galaw po tayo at maghanap po tayo ng pwede natin gawing bahay, gawaing bahay para para at least gumanda naman yung circulation ng ating dugo. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Tulad nga ng sabi ko ay magbibigay po tayo ng mga karagdagang tips para maiwasan ang ating itong COVID virus po na ito. Alright, sige, tuloy po tayo. Ang una po nating gagawin, let's check. Alright. Yan. Yan po ang una nating gagawin, no? Number one is laging magsuot ng face mask and face shield. Alright? So, yan po. Yan po ang lagi po nating madalas nating no? Lagi pero nang naririnig yan, sir. Lagi na yan. Pero, madalas na nakakalimutan. Nakakalimutan pa rin. Yan, kinatatamaran. Lalong-lalo na pag nasa labas, 'di ba? Pag nasa labas po tayo, make sure na dapat lagi po nating suot 'yang mga 'yan. Okay? Yung mga safety protocols na 'yan, yung face shield and face mask na 'yan, dapat palagi po nating suot 'yan, no? Kaya 'yan talagang 'yan ang protection natin, talaga for this pandemic na ito, which is yun pa yung kinakalimutan. Tama, yun yung nakakalungkot no? Paglabas, yun pa yung nakalimutan. Tama. Parang may bago ba? Oo nga. Diba? Isang taong mahigit na natin ginagawa yan. Yes. Saka maganda rin siguro na pag nakakita tayo ng isang tao na walang face mask, i-ano natin siya. Sabihan. Kasi yun ang isang para makadagdag tips sa kanya. Yeah. Kailangan. At sana, natin. Hindi rin naman siya ma-offend. Oo. Minsan kasi hindi parang... Hindi na usong rin ang offend. Kasi nagugulat ako sa mga... Medyo ako rin nagugulat din ako.
Alright, so yun ha. Tsaka Sir Con, gusto ko lang idagdag. Mas maganda, bago suotin yung mask, malinis ang kamay. Ay, oo. O, diba? Dapat na, kasi syempre yun. Kung humawa ka na sa madumi o madumi ang kamay mo, mm-hmm. tapos inilagay mo yung face mask mo, eh, nandun na rin yung dumi, nandun na yung bacteria, nandun na yung virus sa face mask mo na yung inilagay sa iyong mouth na which is dapat protection mo, diba? Yeah, tama. So, kailangan malinis ang kamay bago ilagay ang face mask. Face pwede mask. Na ang ano, alcohol. Oo, pwede na rin alcohol. Yeah, pwede. Saka siguraduhin, siguraduhin nyo, lalo na yung mga gumagamit ng cloth mask, no, siguraduhin nyo na malinis yun. Oo. Hindi na yun yung matagalan ng cloth mask, ha? Dapat talaga inaano nyo na yan. Dapat ay lalabhan, pinapalitan every day. Alright, so sige, tuloy po tayo. Pangalawa, no? Laging maghugas ng kamay. Nako, eto na naman tayo. Bago kumain, yan ang pinakamamahalaga dyan eh, no? Bago kumain, pagtapos kumain. Okay. Pasensya na po. Pasensya. Yeah, okay. Okay, hello? Yan. Alright, so yun nga sabi ko, lagi tayong maghugas ng kamay. Yan ang sinasabi ko. Bago kumain, no? Bago kumain ay dapat tayo ay maghugas ng kamay. Tapos pagtapos kumain, ganun pa rin. Para at least talagang malinis, 'di ba? Malinis talaga 'yung ano natin. Kasi diyan minsan na-discuss natin 'yung cross contamination, 'di ba? Kaya kailangan talaga natin makita 'yung tawag nito, 'yung paglilinis natin ng ating kamay. Sir, pag naglinis ng kamay, kasi may nakikita ako, nagbabasa lang ng kamay. Dapat yung sinasabon. Opo, yan. Okay, tama naman. Sasabunin ang kamay at magbilang ng 20 seconds. Yan, 20 sir, seconds. O kakantahin yung happy birthday yep. habang hinuhugasan po ninyo o sinasabon ng kamay. Mm-hmm. At syempre, balnawan nyo din yung inyong sinabon na kamay. Yes, opo. Tsaka yung ano, yung direction ng kamay, dapat pababa. Naman, inabes ko na nasabi yan dito. Yung direction ng kamay kapag po kayo naghuhugas ay pababa, no? Para hindi rin pumunta yung mikrobyo doon din sa braso po ninyo. Alright? So, yan po ang pangalawang tip po namin, laging maghugas ng kamay. Pangatlo, ugaliin maglagay ng alcohol sa kamay pagtapos humawak ng isang bagay. Lalong-lalo na ito pag sa labas, no? Pag sa labas ito, yung mga... Pag kayo po ay pupunta sa mga groceries, mga ganyan, or kung saan man, pag may nahawakan kayo isang bagay, or mga ano, at pas least... Pas ng pinto, yung handle ng pinto. Ayan, oo, okay. Yung mga ganyan. Mga pinto, pagkahawak nyo. Pag nasa ano, ATM. Sa ATM, lahat. Pag ano, basta pag kayo po ay pupunta sa iba't ibang lugar, no, dapat may baong alcohol. Mm-hmm. Yun na lang. Oo, maganda yun. Dapat meron kayong parang maliliit na spray na ganito na alcohol para at least every now and then ay mai-sprayan niyo yung ano kamay po ninyo at madi-disinfect niyo yung mga bagay-bagay po na yan. All right? Yan po ang pangatlong tip po namin. Pang-apat, iwasang ilagay ang kamay sa bibig kapag nasa labas ng bahay. Yan. Yan talaga ang minsan talaga nakakaligtaan natin, no? Nakakaano natin yan, no? Minsan kasi kapag yung face mask eh medyo ano na nangangati na ating mukha, no, hanggat maari presence of mind. Oo. No, presence of mind na nasa labas ka eh. Mm-hmm. Medyo yung kamay mo hindi mo alam kung safe ba talaga, no. Mm-hmm. Talagang kailangan paalalahanan mo lagi yung sarili mo na huwag mong ilalagay ang kamay mo sa bibig. Sa bibig, sa ilong, sa tenga, kasi yan yung port of entry. Tama. Oo, no. Yan lagi pag lumabas kayo ng bahay, hanggat maaari, huwag ilagay ang kamay sa muka, no? Para at least hindi po magkaroon kasi ganyan lang naman ng ano eh. Yun lang naman ang pasukan ng virus eh. Drop. Tandaan po natin na ang virus na ito ay droplet, mabigat. Okay, bumabagsak po siya sa sahig, no? Bumabagsak po siya sa mga bagay-bagay na 'yan. Hindi po siya airborne. Okay, hindi po siya airborne na pag may nakasalumuha ka, bigla mo malalanghap lang dyan sa tabi-tabi. Hindi po siya ganun, okay? Droplet po siya, mabigat po siya. Kaya nga,
kapag ano, may nahawakan kang mga bagay na ganyan, no, may mahawakan kang na-contaminate na bagay, dun lang pwede. At ikaw lang mismo ang makakapagpasa ng virus sa sarili mo eh. Di ba? Sarili mong responsibilidad talaga yon kung bakit ka magkakaroon ng virus. Bakit? Cross-contamination. Kasi, cross-contamination, naging irresponsable po tayo. Sa lahat ng mga reminders na ganito, di ba? Huwag mong ilalagay nga sa bibig eh. Nalagay pa rin sa bibig, di ba? Kaya, ito po yung mga magagandang reminder po natin para po sa inyo, no? Na hindi po talaga siya pwede, kapag lumabas ka, baka magkaroon ka na ng virus agad-agad, di ba? Hindi po ganun, no? Sa atin talaga mismo manggagaling yung virus po na yan. Kasi may nahawakan ka at naidapo mo sa sarili mo. Ganun po yun. Okay? So, yan. Number 4 po naming tip yan. Panglima, alamin na ang mga alamin ang mga bibilhin bago pumunta sa grocery o palengke. Ilista na. Checklist. Yan, checklist para hindi po kayo tumagal doon sa grocery, sa palengke, doon pa kayo maghahanap ay nako ano ba yung kailangan kong bilhin? 'Di ba? Dapat maging organized po tayo bago po tayo lumabas ng bahay. Oh, tsaka isipin na sir kung saan ka pupuntang lugar or saan store. Yes, oo. Hindi na yung gagala ka pa, hanap ka pa. So mas maganda alam mo na kung saan mo bibilhin yung isang bagay. Mm-hmm. Tama okay. Po 'yan. All right. So yung mga tips po na ito, pwede niyo pong ilista at para ma-remind po kayo sa inyong sarili, 'di ba? Tama po yung sinabi ni Ma'am Baby, dapat talaga alamin mo na yung store. Eh. Kapag wala doon, wala na doon. Oo. Wag ka nang mag-ikot-ikot pa. No, unless na essential 'yon. Oo. Unless na essential talaga 'yung bibilihin mo, no? Like for example, gamot. Eh kung wala. Lugaw. Unless 'yung gamot kunyari wala doon sa isang drugstore na 'yon, lilipat ka talaga, 'di ba? So ganun lamang po 'yon. Unless na essential, no, wag na wag niyo na pong hanap-hanapin pa. All right? So number 6, wag lumabas kung hindi naman essential ang bibilhin. Yeah, nako. Oo, marami po kasi ganito eh, no. Hindi makatiis ano, sir, na makalabas. So kahit hindi naman essential, lalabas. Totoo. Din. Oo, bibili lang ng damit. Oo nga. Mga ganun. Meron pa namang damit, wag na munang bumili ng mga damit. Mga sapatos, wag na meron po muna sapatos. Yan. Wag na muna bumili ng sapatos. Wag na muna. wala ko siya. Iba, essential pala yun sa mga babae yata, yung sapatos. So, yung mga ganong klaseng bagay, wag na po muna, no? Tis-tis muna tayo sa mga ano natin, luma nating mga gamit. Maghanap-hanap muna tayo sa mga aparador natin ng mga hindi pa natin nagagamit, di ba? Ito ngayon, i-apply natin yung contentment. Oo. Kung anong muna yung meron dyan. Yan, opo, oo. Okay, meron pa namang naisusuot at meron pang nagagamit, yan na lang muna po. Oo, kaya lagyan na lang muna ng konting design para maiba. Matuto tayo ng mix and match. So yun, kung ano yan nga, tandaan niyo po yan, kung hindi naman essential, please, no, wag na pong lumabas kasi nga magdudulot din tayo ng ano eh, ng tipong crowd sa area, 'di ba? Imbis na hindi ka naman talaga nandun, nandun ka pa, 'di ba? Kung yun nga, merong positive dun sa isang lugar na yun, nahawa ka pa. Kasi dahil binili mo yung isang ganong bagay. Meron ako naalala, sir. Isang celebrity. Bumili lang ng swimsuit sa isang store. Doon niya daw, malamang doon niya nakuha kasi nag-positive siya eh. So, doon niya nakuha ang pagbili ng swimsuit. Oh, di ba? Doon sa store na yun. Okay. Swimsuit pa talaga. Iiyak niya yun kasi may mga anak siya na inisip niya baka nahawaan niya. Buti na lang hindi po niya nahawaan at siya lang. Pero yun ang na-trace niya doon daw sa store na binilihan niya ng swimsuit. Nako, 'di ba? Matindi swimsuit pa talaga yung pinili eh, no? Essential sa kanya. Essential yun. Siguro talaga sa kanya 'yun, ma'am. Okay, number 7. Kapag may delivery package, siguraduhin ma-disinfect. Tama. Yan. Oh. All right. So napakagandang marami po ngayon ang umaasa sa
online shopping, no, but please be careful. No, be careful po diyan. At akala nyo, syempre, online naman 'to, wala naman 'tong ano, 'di ba? O hindi naman 'to ano. Pero please i-disinfect nyo po kasi kung saan-saan din po nanggagaling 'yan. Okay? Lalong-lalo na yung nag-pack niyan or yung nag kung saan man galing factory 'yan or warehouse 'yan, eh hindi nyo rin po alam. Kaya bago nyo po ipasok sa tahanan po ninyo, disinfect or pagka-disinfect ninyo yung plastic, itapon nyo na agad. No, yung cover nung plastic, wag nyo na ipasok sa bahay. Tanggalin nyo na agad yung plastic na yon, no, hanggat maaari para at least safe pa rin, 'di ba? Mm-hmm. Disinfect. Magandang paalala po 'yan kasi nga halos lahat ngayon, pero wag naman yung pagkain, baka naman yung pagkain. Baka naman yung pagkain yung ma-spray-sprayan nyo pa. Pero yung mga mga damit or yung mga binibili nyong mga naka-boxes, no? But please, no, i-disinfect nyo po yung mga yan. Kasi dyan minsan nagkakaroon talaga ng cross-contamination. Pwedeng nandyan. Tandaan nyo po, pwedeng nandyan yung mga virus. Doon, no? Sir, sa mga sinasabi mong mga dinideliver na pagkain, mm-hmm, ako, for example, pagka yung plastic, ako mm-hmm lang ang hahawak. Ako na magbubukas, tapos tatanggalin ko na sa plastic, tapos maghuhugas agad ako ng kamay. Yung plastic, itatapon ko agad. Tsaka hindi ko pinapasok Yung cover mismo, Ako lang, tapos ako maghuhugas na ako ng kamay. So, para siguradong walang virus yung akong dala-dala. Yeah. Hawakan ko, na hugasan ko ng kamay ko. Oo, yun nga ma'am, yung cover mismo talaga dapat yung, kasi yun, dun pwedeng mapunta yung virus di ba? So, tanggalin na agad yung mga outer cover ng mga yan. Huwag nyo na ipasok sa loob ng tahanan po ninyo. At as much as possible, huwag nyo nang parang yayakap. Minsan kasi, pag malaki, niyayakap-yakap pa yung package or nilalagay dito sa kilikili. Hanggat maaari, ilayo nyo po sa katawan po ninyo yung package. Okay? Kasi minsan, pagkakuha ng package, nilagay dito. Wala na, nasa damit na. Di ba? Tandaan nyo po yun, diniscuss po natin cross-contamination. Hanggat maaari, isprayan, tanggalin na agad yung balot bago ilaiyan na sa bahay. And napaka-importante yung presence of mind. Yeah, oo. Presence of mind. Kasi minsan, nandito na yung package ko. Ayan na. Kinuha na agad, di ba? So, please, no? Please be reminded po dito sa number 7 po na ito. Number 8. Pagkagaling sa labas o sa palengke, siguraduhin na huwag ipapasok muna ang mga pinamili sa loob ng tahanan. Yan, yung mga pinamalengke or kahit mismo yung namalengke. Namalengke, huwag muna. No, yung damit, yung tsinelas, huwag munang ipapasok yung mga yan. No? Hanggat maaari, doon muna, kung meron kayong garahe, kung meron kayong pwedeng pagpalitan bago pumasok ng tahanan, tanggalin muna yung mga damit or mag-shower muna, no? Ugali yan po, ugali po natin yan dito, 'di ba? Kaya please make sure na mai-practice nyo rin po yan, no, sa inyong tahanan. Pagkagaling sa labas, wag po makikihalubilo agad sa mga tao sa loob ng tahanan pagkagaling sa labas. Kasi nga exposed kayo exposed kayo sa virus. So please mag-shower. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho. No, yung mga nagtatrabaho ngayon sa labas, yung mga nag-working, bago kayo makialubilo sa pamilya po ninyo, tanggalin niyo muna yung mga damit po ninyo na ginamit po ninyo sa labas. Huwag niyo ipapasok yung sapatos po ninyo at mag-disinfect. Yan. Para at least ma-remind po kayo dito. All right? So, may dadagdag kayo dito, ma'am, number 8. Wala naman. Wala na. All right. So sige, number 9 po tayo. Siguraduhin na maligo muna bago makialubilo sa mga tao sa loob ng tahanan. Yun nga, sinasabi ko kanina. Bago kayo, as much as possible, meron dapat nakahandang tubig sa labas No? Para at least doon na kayo magsha-shower kung meron kayong parang space diyan para bago kayo pumasok ng tahanan, malinis. Yun yung sisiguraduhin nyo po ngayon sa inyong mga tahanan, mga live viewers po natin, no? Na siguraduhin nyo na malinis bago kayo pumasok, malinis yung tahanan po ninyo para at least hindi kayo nagdadala ng virus or hindi kayo kahit ano pa yan, kahit wala ngang COVID, 'di ba?
dapat ugaliin niyo po ito para at least maging malinis po tayo sa ating pangangatawan. Number 10, huwag gawing kulob ang inyong tahanan. Yan. Oo, minsan kasi yan ang nangyayari, 'di ba? Parang ayaw na nila ng ano, ayaw na nilang magkaroon ng fire. Oo, yun yung mental ano nila eh. Parang gusto nila kulob para walang makapasok. 'Di ba? Kulob, isarado natin ang bintana, sarado natin ng ano. Hindi po ganoon, no? Ganyan ka importante ngayon yung mga bintana, kailangan buksan ano, pintuan ng kamay. Yan. Para may circulation ng hangin sa ating loob ng bahay. Yan, lalo kasi hindi magsi-circulate. Minsan kasi yun ang thinking ng tao eh, no? Sarado natin lahat para walang makapasok na virus na ano, 'di ba? Mas mahirap pag may nakapasok, di na makakalabas. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya nga dapat 'wag niyong gawing kulob ang inyong tahanan, no? Hangga't maaari, maganda 'yung ventilation, merong electric fan or buksan niyo po 'yung mga bintana po ninyo para at least magkaroon po ng maayos na ventilation ng inyong tahanan. All right, number 11. Panatilihing malinis ang inyong tahanan. 'Yan, no? 'Yan naman talaga dapat. No, minsan kasi ka yun na nga may virus o walang virus kailangan. Medyo maliit na yung tahanan, madumi pa. Mm-hmm. Yun yung mahirap, no? Kaya minsan doon tayo nagkakaroon ng mga parang sipon-sipon na yan, ubo-ubo kasi nga maalikabok, 'di ba? Minsan doon natin nakukuha yung mga ganun klaseng ano eh, yung electric fan. Nag-iipon din ng alikabok yan. Yes, yung electric fan kailangan po na yan. Kailangan ilinis din regularly. Yes. Pagpalit ang mga kortina, mga bedsheets, yan. Kung may carpet, kailangan ipagpag din, vacuum. So, yan din nagiging cause ng mga allergies. Yeah. So, yan, magandang reminder din po sa atin yan. Kahit na maliit po ang ating tahanan, please, no, mas maganda, yun na nga, mas maliit, dapat mas malinis. Dapat makita talaga yung kaayusan diyan sa ating yung mga labahan, 'di ba? Dapat hindi dapat natin tinatambak kung saan-saan. Dapat meron po talagang designated na place yung mga labahan po natin as much as possible para at least hindi kasi yan yung ano, madudumi. Mm-hmm. 'Di ba? So dapat hindi po ano yan, hindi po dapat kasama yan dun sa loob ng ating tahanan. All right? So next po tayo, number 12. Yan, kumain ng masustansyang pagkain. Oo, yan. Lagi na yan na papag-usapan dito. Oo, dito. Binabanggit ni Ma'am Ses noong Friday, di ba? Yes. Okay. No, mga mahirap ngayon kapag itong quarantine na ito, ang mas magandang kinakain, yung mga ano eh. Butas. Hindi, ma'am. Ang madalas kinakain ngayon, yung mabilisan lang. Mabilisan na rin. Oo. Yung mabilisan lang. Yung mga pansit canton. Di ba? O order ng burger. Oo. Di ba? French fries. Yung mabibilisan lang kasi. Pizza. Di ba? So, iwasan po natin yun hanggat maaari. Di ba? Hangkat maaari lang naman. Hindi. Kumain talaga tayo ng masustansyang pagkain. Kailangan. Comfort foods. Kumain na naman tayo sa comfort food natin eh. Kailangan din daw yan paminsan-minsan. talaga. Yung senior citizen pa talaga natin yung ano. No? Humingi ng comfort food. Hindi. Ayun nga. Hangkat maaari ay kumain po tayo ng masustansyang pagkain. Lalong-lalo na sa panahon po ngayon. Para at least mabus yung ating immune system. Alright? So, paalala po yan. Huwag po muna tayong ganong kumain ng mga kanton-kanton na yan para at least lumakas-lakas naman tayo. Sir, yung kanton naman may halong ano eh. May halong gulay. May halong malunggay naman eh. Pwede na ba yun? Nako, timbangin nyo po yung alat sa sustansya. Alright? So, next. Ito na. Tanggalin ang bisyo. Oh. Yan. Nako, tanggalin nyo na po. Itigil nyo na. Sana no? Naman sa ating mga Kristiyano, wala nang bisyo. Oo diba? Naman. Sana naman. No? Sana naman wala talaga. Na. Wala bisyo na. Bisyo na lang kumain. Oo. Baka kasi may mga kape. Nanonood sa atin ngayon ng mga ano eh. Ano ba yung mga bisyo na yan? Nako, marami yan, ma'am. Marami.
yun sigarilyo. Yung sigarilyo. Ala. Oh, diba? Vape. Oh, yan. Pagsusugal. Nako. Hindi. Yun nga yung mga bisyo na yan. Yung alcohol, yung saka yung paninigarilyo na yan. Please, no? Wag nyo na pong ano yun yan. Ano nyo na yan. Tanggalin nyo na yan sa sistema ng buhay po ninyo. Dahil yan ang magpapahirap sa inyo pag kinapitan po kayo ng COVID. No? Talagang seryosohin nyo po yung sinasabi ko. No? Talagang yan po talaga yung magti-trigger ng severe symptoms, no, mahihirapan po talaga kayo. I assure you, no, biruin niyo ang sinisira ng COVID ay yung lungs. Sira na yung lungs ninyo sa kayosi po ninyo. Oo, diba? Naipunan na ng nicotine. Diba? Nabarahan na. Ano pa baka nga sabihin ni COVID ay wala na pala akong sisirain. Wala na pala akong sisirain dito. Konting isang COVID na lang to. Isang virus na lang. Kahit hindi na ako mag-multiply. No? Isang strike na lang to ng COVID. Tapos na. Kaya nga, di ba? Yan yung sinasabi po natin na please ingatan nyo po yung sarili po ninyo. Ang mahirap kasi ngayon, yun pa yung ginagawa nila. Eh, no? Habang walang ginagawa, nag-yoyosi, naninigarilyo. And please, yung mga naninigarilyo naman, no? Yung mga katabi po ninyo, second hand smoke, yan po ang pinakamasaklap sa lahat. No, wag po kayo maging makasarili na gusto niyo lang ma-satisfy yung gusto ninyo na gusto niyo magyosi. Yung kapitbahay niyo po hindi nagyoyosi pero para na rin po silang nagyoyosi. Ganun po kasi ang nangyayari niyan, 'di ba? So, please maging maging mindful po kayo sa mga katabi po ninyo, yung mga nagyoyosi po dyan. May tinatawag po tayong second hand smoke, no? Mas malala din po 'yun, biruin nyo, para na rin po siya nagyoyosi. Tapos pag kinapitan siya ng ano, tatanungin siya ng doktor, "Sir, nagyoyosi ka ba?" Kasi ano rin yung ano mo eh, yung lungs mo sira na. 'Di ba? Yun yung makikita sa X-ray eh. Naninigarilyo ka ba, sir? Naninigarilyo ka ba? Kasi nakita ko sa X-ray mo sira yung lungs mo. Di ba? So, kawawa naman po. Kawawa po. Lalong-lalo na may mga bata. No? Yung mga bata dyan na kasama nyo sa bahay. Please, maging mindful po kayo dyan sa mga kaya tanggalin nyo na po yan. Lalong-lalo na rin mga alcoholism. Hindi lang sa paninigarilyo. Alcoholism. Mm-hmm. No? Magpapataas yan ng high blood ng pressure po ninyo. So, matandaan po natin na si COVID ay sumasakay yan sa mga diseases. No? Pag mayroon ka na kayong mga pre-existing condition, mas prone po kayo na mapunta. Hindi na kayo papupunta sa mild symptoms. Pwede kayo agad mapunta doon agad sa severe symptoms. Ganun po katindi yan. No? Kaya minsan magugulat kayo, ang bilis naman mamatay ni ganito. Ang bilis na COVID daw, ganyan. Ang bilis niyang mabawian ng buhay. Bakit? Kasi nag-severe agad siya eh. Bakit? May bisyo siya eh. 'Di ba? May bisyo. Wala na tulad nga ng sabi ko, wala nang sisirain si COVID, sira na kasi. Mm-hmm. 'Di ba? Wala na siyang sisirain dun sa lungs, kundi sirang-sira na kasi yung lungs niya. Kaya severe symptoms agad, tinubo agad siya. So please, tanggalin niyo na po 'yang mga bisyo po ninyo. Mabilisan po tayo. Palaging uminom ng maligam-gam na tubig hanggat maaari wala munang mga cold drinks. Iwasan po muna natin yung mga cold drinks po na yan. Ice cream pwede. Basta yun naman ng tubig ng maligam-gam. Hindi kasi basta, hindi. Oo nga naman. Inuman agad natin ng maligam-gam na tubig. Sa labat agad. Yun lang naman yun. Pero huwag nga ang palagi. Iwasan po muna natin basta yung malalamig. Naluluha ako. Alright. Number 15, magsuob bago matulog at pagkagising. Yan. So, yan po ang ating mga steam. Steam inhalation. Steam inhalation. The wonder of steam inhalation.
Yan. Magsuob, ha? Effective po yung yes. suob. Oo, Sir Chris, magsuob tayo. Oo, at palagi, ano yan, bago matulog o pagkagising. Yeah. At tama. Pagkagising pala. Yan, ugaliin. Yes. Maganda yan pang ano. Oo, kami every night. Maganda, oo. So, yan. Steam inhalation po yung pag magsuob, ha? Baka kung... Hindi kasi baka magtanong sila dito sa comment. Okay, number 16. Huwag hugaliin magpuyat. Oo. Oh. Yan. Paki-explain daw yung pagpupuyat. Pero yun nga, so hangga't maaari kung hindi naman talaga kinakailangan magpuyat, huwag na muna magpuyat, no? Basta huwag na patuhin ano? 8 hours. Oo. At least 8 to 10 hours of sleep. Oo. Pero wag naman daw humagpuyat ng pagsusuot. Oo, wag naman. Oo, kasi madadamage na masyado yun. Siyempre, sobrang minutes lang sobrang yan. Suob na eh, ang pambira. Ang suob, Sir Conrad, 5 minutes lang po, pero. Oo, wag overnight. Oo, sobrang naman overnight. Basta wag ugaliin magpuyat kasi nga ang pagpupuyat ay nakakababa talaga ng immune system po yan. Number one yan. Mm-mm. So, number 17, ugaliing mag-ehersisyo. Yan, na-discuss na po natin yan kahapon. Oo, mga simple exercises, di ba? Yung mga warm-up exercises, pwede na daw, yes. Sabi ni Ma'am Lesti. Number 18, ugaliing magpaaraw. Yan, wag po kayong magkulong sa inyong tahanan. Yes. Yan, minsan kasi ang nangyayari sa mga tao ngayon, ayoko na lumabas. Oo. Nakakatakot lumabas, di ba? Takot or, sa ano? Takot magka-sunburn. Mm-hmm. So, ugaliin po natin, tandaan po natin anong makukuha po natin dyan sa pagpapaaraw na yan, yung vitamin D3. Diba? Napaka-libre. Yes, libreng-libre po yan. Vitamin D3, kaya maganda, ugaliin po natin yung pagpapaaraw po na yan. No? Next, bahay-trabaho muna hanggat maaari. Mm-hmm. Yan. Bahay trabaho, di ba? Hindi bahay gala. Oo. Minsan bahay, kasi means may pinupuntahan pang yes! iba eh. Oo. So yes! kapag bago umuwi, may pupunta dadaan muna sa ganito. Hangga't maaari para at least maobserba niyo kung saan niyo nakukuha yung mga ganyang klaseng ano, di ba? So bahay trabaho muna, wag muna nang gagala, wag muna nang bibili kung saan-saan. And lastly, hanggat maaari, huwag muna dumalaw sa mga kamag-anakan. Oo, yan. Lalo na pagka may senior citizen ang dadalawin mo, no? Yes! So, huwag muna. Talagang, ano muna tayo? Tiis muna tayo sa mga ganyang klaseng. Bahay muna. Oo. No? Pwede naman mga calls Online na lang, video call, pwede para na muna. At least magkamustahan lang. Oo, magkakitaan. Oo. Alright, so yun, mga ayan, tips po namin na binigay po namin para po sa inyo. At sana ay meron po kayo nakuha at nalista nyo. Oo, alam mo Sir Con, yung mga diniscuss natin, very common at nagagawa natin everyday yan. Mm-hmm. Kaya yan din ang ating shinare ngayon dahil talagang effective yan. Effective po talaga yan para maiwasan. Tama, effective yan at maiiwasan.